kotse ba? Feel kotse na. Pag sinabing pick-up, madalas ang naiisip natin mga pangbanatan sa off-road or sa mga pangprobinsyang kalsada na di pa simentado. Pero hindi lang naman para doon ang mga ito. Malaki din ang silbi ng mga pickups lalo na kung mahilig ka mag-DIY sa bahay mo at bumibili ka ng mga gamit na malaki. Ang iba naman, ginagamit ito for outdoor trips or minsan mobile tambayan sa kung saan umabot na parking lot. Kaya naman ang mga pickup ngayon, hindi lang Brusco, teki na din. Tulad ng dalawang pickup na pagtatapatin natin ngayon. I'm your host Stanley Chi and this is the comparison review of the Nissan Navara and Isuzu D-Max. Alam nyo na ang tatlong utos ko, like, subscribe, and click the bell icon para di na kayo kailangan mag-comment ng first. At syempre, kung gusto nyong makakuha ng isa sa dalawang pickups na ito, punta na sa philkotse.com. Syempre, unahin natin ang presyo. Para sa Navara, meron itong 8 variants na nagsisimula sa 1,026,000 pesos hanggang sa top-of-the-line Pro 4X na may presyong 1,746,000 pesos. Sa D-Max naman, meron itong 9 variants na nagsisimula sa halagang 857,000 pesos para sa bare bones single cab model hanggang sa 1,825,000 pesos para sa LSE 4x4. At para sa comparison review na ito, ating titingnan ang parehong top of the line model sila, ang Navara Pro 4X at ang D-Max LSE 80 4x4. Medyo quit sila pagdating sa dimensions dahil kahit na mas mahaba at mas malapad ang Isuzu D-Max, mas matangkad at mas mahaba naman ang wheelbase ng Nissan Navara. Sa payload naman, kaya ng Navara magbuhat ng 1,017 kilos sa likod. Walang official number ang Isuzu Philippines para sa D-Max pero sa ibang markets, nakalista ang payload capacity sa likod at 1,120 kilos. Laking lamang kaysa sa Navara. Malaki ang pinagbago ng Isuzu D-Max in terms of looks. Modern na ang design nito with its bi-LED projector headlights and gunmetallic front grille. Isaong pa itong fins sa fog light housing at maangas din talaga ang datingan ng D-Max. Medyo weird lang yung itsura ng gulong niya na 18 inches and all black. Parang ito yung makikita mong design sa mga EV, hindi sa pickup. Hindi naman niya matitinag ang tikas ng bagong Nissan Navara. Mas maangas, mas brusko at mukhang iiwanan ka nito sa usok. May quad LED projector headlights, blacked out front bumper with orange accents, at honeycomb grille kahit sa fog light housing. Sa gulong, naka 17 inch ang Navara at 18 inches naman ang sa D-Max. Pareho naka all-terrain tires para ready agad bumanat pagkabili mo. Halos same-same sila ng amenities pero lumamang ang D-Max with its auto-leveling headlight at may bed liner ito. Pero ang Navara naman may tailgate assist. Can't have it all nga naman. Pagdating naman sa loob, ang Isuzu D-Max ay nag-glow up dahil sa modern appeal ng interior nito. New dashboard design, ang daming leather, hindi lang sa seats kundi pati sa dashboard and door panels. Bago din ang steering wheel, 8-way power adjust ang driver's seat, may 10.1-inch touchscreen with Apple and Android, at naka-dual zone automatic climate control. Ang Navara naman ay mainly update lang ang nangyari dahil overall, similar pa din ang dashboard nito sa previous model. Mainly, hard plastic for durability unlike dun sa D-Max. Meron din itong leather seats, 8-inch touchscreen with Apple and Android, at dual zone automatic climate control. Ang nakapagtataka lang, bakit ang driver seat niya ay manual adjust pero ang lower variant nito ay mga naka 8-way power adjustable? Well, di natin malalaman ng sagot dyan sa ngayon. Anyway, aside from those, pareho silang may USB ports and 12-volt sockets, naka push start button, may air vents for the rear passengers and rear center armrest with cup holders. Lamang lang ng isa ang D-Max kasi ito ay may remote engine start. Kahit na maangas at brusko ang mga pickup na ito, hindi naman sila pabaya sa mga importanteng bagay. Una na dyan ang standard safety features tulad ng airbags, anti-lock brake system, stability control, sensors and cameras.
Pero hindi siya same ng offering sa bawat aspect. Para mas malinawan kayo, check nyo yung next table. Sabi ko nga, standard pa lang yun. May safety features pa ang parehong Prusco ng pickup na ito. Sa Navara, meron itong Nissan Intelligent Mobility at ang Isuzu D-Max naman ay may ADAS or Advanced Driver Assist System. Between the two, pareho silang may emergency braking, forward collision warning, rear cross traffic alert, lane departure warning, and auto high beam. Kaso pagkatapos ng mga yan, may significant differences pa rin sila. Tingnan nyo yung next table para mas makita nyo ang pagkakaiba nila. Ngayon sa makina, iisa lang ang gamit ng Nissan. Ito ay ang YD25 or 2.5 liter turbo diesel with 187 horsepower and 450 Nm of torque na nakapare sa isang 7-speed automatic with manual mode. For fuel economy, sa test namin ay pumatak ito ng 11.2 kilometers per liter sa city at 40 kilometers per hour, habang sa highway naman at 80 kilometers per hour. Umabot ito ng 14.5 kilometers per liter. Para naman sa D-Max, ang lower variant nito ay may 1.9 liter engine, pero para sa comparison na ito, itatapat natin ang 4JJ3 TCX 3 liter turbo diesel with 187 horsepower and 450 Nm of torque na nakakabit sa isang 6-speed automatic. Sa fuel economy, di siya nalayo sa Navara kasi in the city at 20 kilometers per hour, nakakuha ito ng 10.2 kilometers per liter. Habang sa highway naman at 90 kilometers per hour, nakaabot ito ng 14 kilometers per liter. Small detail na kailangan i-mention ay ang Navara Pro 4X ay may rear differential lock, habang ang Isuzu D-Max LSE 4x4 ay wala nito. Pero meron sa LSMT na one step lower. Kahit na magkaibang size ng makina nila, hindi sila nagkakalayo when it comes to power figures. Dahil dyan, pareho lang silang may adequate power for city driving at may good overtaking power pagdating naman sa highway. Mas umuusbong lang ng konti ang Navara dahil ang 7-speed automatic nito ay very smooth sa pag-shift. Lamang ang D-Max pagdating sa steering dahil sabi nga ni paring Martin, mas magaan ang steering nito pero responsive pa din sa inputs and feedback. Ang Navara hindi naman mabigat na mangangawit ka pero firm pa din siya. Tipong kailangang proper grip ka sa manibela para ma-operate to. Bawal yung mga one-handed driver na magaan ng kamay. In terms of ride comfort naman, mas gumanda ang ride ng D-Max kumpara sa previous version nito. Hindi na siya ganun katatag pero kung iahanay mo sa Navara, mahihiya ito kasi Navara pa rin talaga ang best in class pagdating sa ride comfort. Naka-multi-link suspension ito with coil springs kaya naman aalon-alon lang ang Navara sa mga lubak ng daan. Pero kahit ganun, stable pa rin ito sa highway. In terms of safety naman, nakita nyo naman kanina, equipped ang parehong pickups ng modern safety features. Yung Navara may around view camera para mas madali mo makita ang paligid mo. Perfect kasi ang lalaki at ang haba ng mga pickup, di ba? Ito namang D-Max, meron siyang audible and visual warning for blind spot monitoring at forward collision warning. So, mas masasabihan ka ng sasakyan pag alanganin na ang lagay mo. Ang galing, no? Teka, magkano nga ba uli ang dalawang to? Suot ko muna yung totoong salamin, ha? Teka lang. Ayan, mas malinaw. Oh, ang Nissan Navara Pro 4X 4x4 ay nagkakahalaga ng 1,746,000 pesos, habang ang Isuzu D-Max LSE 4x480 ay may presyong 1,825,000 pesos. 79,000 pesos lang ang pagitan ng dalawang to. Pero makikita nyo naman, kung features at value for money lang ang pag-uusapan, di hamak na masulit ang D-Max. Yun nga lang, kung gusto mo nang maangas sa pickup na hindi matagtag, hindi ka rin naman talo dito sa Nissan Navara Pro 4X. Kami lang yan, ha? Siyempre kung kayo, madami pa kayong iisipin na consideration lalo na iba't iba naman tayo ng paggamit sa sasakyan. Sa iba, baka maging deal breaker na walang kasamang bedliner itong Navara. Pero sa iba naman, ang deal breaker ay ang itsura ng gulong ng D-Max. Kanya-kanya talaga, eh.
So paano ba yan? I'm your host, Stanley Chiang, yung senpai ng turbuhan, and this is our comparison review of the Nissan Navara and Isuzu D-Max. Uy, bago ko magpaalam, i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Meron din ako YouTube. Tulungan nyo naman ako magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. Meron akong Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tsaka may podcast ako, Underpaid with Stanley Chi. Mag-subscribe at makinig rin kayo. So, tulungan nyo rin ang Phil Coche na magkaroon ng 300,000 subscribers before the end of... bago pala mag-Chinese New Year. Tsaka may Facebook rin pala, Phil Coche. Ah. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, Coche ba? Phil Coche na!